Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Agad lang kayo, nung nakalimember yung first birthday na pinag-anuhan ko kayo, naka-down siya na yellow. Kasi favorite color niya. Pero kami Oreo. Sabi nga sa akin, sino yung co-host mo? Si Oreo? Ah, saan? Ayan o. Ay, maalino mo yan, di ba? Ang favorite color yan, makatalino. Pero ngayon, ito na siya. Si Oreo. Ang gift na siya. Naka-analyze ka pa naman sila, o, hindi makapagsalita, o. Tapos ako yan tuloy kanina. Yung core ng ating UML, may bigyan ng speech kay me. Miss George, and saka si Ma'am Vicky. Ma'am Vicky at saka si Nita Jo. Huwag na kayo, Ma'am Lila. Alam nyo, ito na rin is for me. Kung talagang pangit yung sige, di ba? Bago po tayo pumunta, mga ka-Aldab, sa ating pinaka napakagandang video tungkol po sa sinabi ni Tatay Dab. Eh napakaganda po din to. Sana po tapusin ninyo kasi lahat ng ebidensya at resibo pag-uusapan po natin. At siyempre, kasama na po dyan yung pinost ko sa aking account, mga ka-Aldab. Pero bago po tayo magsimula, siyempre, napanood nyo po ang video na yan na kung saan po, mga ka-Aldab, mainit-init po yan. Yan po yung event na pinuntahan po ni Maine Mendoza na sinelebrate po ng mga mamis at mga titas para po sa birthday celebration ni Maine Mendoza. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, sila Mengay at si Tisoy lang po ang nagbe-birthday. At especially si Bossing ng matagal. Umaabot po yan ng 1 month. Ito lang po, mga ka-Aldab, na patunay na marami pong nagmamahal at nagsisimpatya kay Maine Mendoza. Marami pong tao ang mas nakakaalam kung ano nga po ba talaga ang real status po ni Maine Mendoza. Kaya lang po, gaya po ng aking sinasabi, mga ka-Aldab, sila po yung tipo na talagang tahimik lang. Kung tawagin nga po sila, Silent Aldab. Sila po ang mas nakakaalam na kung ano nga po ba talaga ang totoong relasyon nila Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya nga po maraming account sa Twitter na hindi po napapangalanan, kumbaga hindi po nila pinapakita ang kanilang identity. Dahil nga po sa kagustuhan din ito ni Maine Mendoza at para sa kanila rin po. Kasi kung malalaman po ni Maine Mendoza na isa ka sa nagbibigay ng update, isa ka sa hindi mapagkakatiwalaan, kumbaga didistansya na sa'yo. Di po ba? Pero hindi ko naman po sinasabing ayaw din ni Mengay yung mga ganun. Ang hinahabol po ng mga kumagawa ng Twitter, para lang po iparamdam o ipaalam sa mga true-blooded Aldab Nation na hindi po nakaka-attend sa mga event ni Mengay sa malalayong lugar, katulad po sa ibang bansa, sinasabi natin team abroad, mga team bahay, na lagi lang pong nag-aabang sa mga update na kung saan po pumupunta si Maine Mendoza. Sila po, mga ka-Aldab, ang mas nakakaalam at tunay pong nakakaalam kung ano nga po ba ang real status nila Maine Mendoza at Alden Richards. Mas marami po silang alam kesa po sa
sa mga YouTube vlogger na kumukuha lang po ng update, na tumitingin lang po sa social media, na kapag kaayon ng viral, yun po yung pag-uusapan. Marami pong mga taong inggit na inggit kay May Mendoza. Kaya nga po, once magkaroon lang ng isang video na talagang ikasisira po ni Mengay, eh yun po agad-agad ang ipopost nila, agad-agad po ay pag-uusapan. Pero yung mga tagong lihim po o yung mga tagong pagkakataon na nagkakasama po sila Baby Teo, si Alden Richards at si May Mendoza, yun po ay hindi po may lalabas. Pero nagbibigay naman po ng mga latest update, di po ba? Gaya po ngayong video na to, nakita nyo naman po at napanood ninyo na wala pong Mr. Arjo Ataide ang naandyan on the spot, dahil nga po naandyan si Daddy Bay. Speaking of Daddy Bay, punta na po tayo sa kanya. Sulat mo kong masal na. Sulat mo kong masal na. Siguro mga kahaldab, sa dalawang beses nyong pinanood yung video na yan, sa dalawang beses nyo pong narinig kung sino po yung nagsalita, totoong kasal naman po talaga si May Mendoza. Kaya nga lang po, marami pong nagsasabi na hindi, hindi po ba? Ngayong si Tatay Dab na po ang nagsalita, eh sana po mga kaaldab, eh tignan nyo naman po ang buong katotohanan. Huwag po yung one-sided lang po kayo. Yung tipong lagi na lang po na kapag ganito yung ina-update ko, eh talaga naman pong binabanatan tayo. Ramdam nyo po ba mga kaaldab, na karamihan po ay marami nagtatanong sa video na yan mga kaaldab, kung talagang na sila po ni Arjo Ataide pupunta at pupunta siya dyan para samahan si May Mendoza. Di po ba? Ngayon kung sasabihin nyo naman sa akin at tinatanong nyo, dapat si Alden Richards na andyan. Lagi ko pong sinasabi sa inyo na bawal nga po. Binigyan po talaga sila ng GMA Network ng isang pong o pinagsabihan po sila ng kanilang management na bawal po silang makita na magkasama. Hindi po ba? At alam nyo naman po kung bakit. Yan lang po mga kaaldab, masasabi natin panalo na po tayo eh. Kumbaga, nasa atin na po. Dahil pagdating po kay Tatay Dab, alam naman po ninyo kung sino po ang nagmamano lang sa kanya sa lahat po ng naling kay May Mendoza. Tanging si Alden Richards lang po ang nakapunta sa loob mismo ng bahay ng pamilya Mendoza ng matagal. Uulitin ko ng matagal. At si Alden Richards lang po ang may picture ng kasama ng pamilya Mendoza. Wala na pong iba mga kaaldab. Pagka ganito na naman, hindi ko na naman po alam kung ano na naman po ang ipambabato sa atin. Hindi ko na naman po alam kung ano na naman po yung mga pambabatikos na alam nyo naman po laging binabato sa channel natin, na marami pong tao na naghuhusga na fake news daw po ako, paasa, di po ba? At yung mga ibang vloggers nga po eh maraming nanonood din at nagko-comment po sila, pero sa tingin nyo mas masahol po ang pambaba sa akin. Bakit ako mga kaaldab? Kasi sila hindi nila direktang matira, kasi alam nila yung mga sinasabi eh talagang base lang po, binabase lang po nila sa social media, binabase lang po nila sa mga taong nagbibigay sa kanila ng update. Ang sa atin po eh direct to the point, kumbaga wala na pong
kumbaga hindi na po natin pinadadaan pa kasi sa kanila direct to the point na eh. Ang sasabihin nila nag-tweet si ganito na ganyan, nag-tweet si ganon na ganyan, di po ba? Yun lang po eh, ligtas na ligtas ka na mga kaaldab. Pero ang sa akin mga kaaldab, ipinaliliwanag po natin ng buo at syempre detalyado siya mga kaaldab. Kaya alam, may pagkakataong wala po talagang ebidensya at resibo mga kaaldab. Pero may mga video naman po tayo na magpapatunay, hindi nga lang direkta. Kumbaga, pahabs lang siya kung tawagin. Hindi mahirap po talaga pag gusto po natin malaman dahil alam mo, alam nila na sobrang dami ngayon sa social media na talagang ang inaabangan eh si Maine Mendoza, Alden Richards, at si Mr. Nevermind. Yan lang naman po ang gusto nilang makita. Pero dito sa event na to, mga kaaldab, sa pinuntahan ni Mengay at sa video na napapanood ninyo, wala pong Mr. Nevermind. Doon na lang po mga kaaldab, mararamdaman nyo na hindi talaga siya welcome kay Tatay Dab. Di po ba? Dahil nga po binantayan mismo ni Tatay Dab. Sabi ko nga po mga kaaldab, kung nagkaroon sila ng pagkakataon sa MAC Cosmetic, hindi na po mauulit yun. Totoo yan mga kaaldab, dahil sa totoo lang, ang pamilya Mendoza sa Bulacan ay very conservative yan. Yan po yung pamilya na nire-respeto at ginagalang. Hindi po ba? Yun po lagi ang sinasabi ko sa inyo, mga kaaldab. Kaya po, marami pong nagko-comment sa atin na gusto po talaga nila ay ebidensya at resibo. Dito po, mga kaaldab, na kumakalat ngayon sa social media ang pangalan po natin, mga kaaldab. Na totoo po talaga, may yung sinasabi po natin, mga kaaldab, base po sa nagaganap po kila Maine Mendoza at Alden Richards. So, talagang may alam po talaga ang mga aldab soko yung malalapit po kila Maine Mendoza. Hindi po ba? Kasi hindi naman po talaga tayo magsasabi ng hindi katotohanan kung wala po sa atin nagsasabi. Hindi po ba? Gaya po ng nababasa ninyo na tama po talaga yung sinasabi namin ni Josephine De Vera and Mr. Destiny are telling the truth. I know this for a long time now, hindi maglalabas ng haka-haka or kwento-kwento si Mr. Destiny if there is no truth in it dahil they get used for libel. Well, totoo po to mga kaaldab, makakasuhan po tayo. Hindi lang naman po tayo gagawa niyan kung sa tingin po natin wala po tayong matibay na ebidensya at proweba dito ba? Kasi once na magkaroon po magkakaroon po ng investigasyon, hindi po ba? Kung saan nga po ba nakuha to ni Mr. Destiny, kung sino nga po ba ang nagsabi sa kanya, at bakit nga po ba nalaman niya yung mga ganitong private, di po ba? Well, mga kaaldab, ituloy niyo po yung binabasa niyo dyan habang ako nagkukwento. Kasi, totoo naman po ito. Kasi, ultimo si Tatay Dab po ay nagkomento po. Di po ba? Nung pagbabalik daw ni Maine Mendoza, ang katawan niya ay ang laki ng ipinagbago. Di po ba? Well, sabi ko nga mga kaaldab, may mga pagkakataon na talagang nababasta tayo. Marami pong nagsasabi sa akin na Mr. Destiny, yung ginawa mong expose, yung paglalabas mo kay Teo, pwede kang kasuhan ng libel. Na alam po naman natin na talagang kumbaga malaking kaso yan. Hindi yan basta-basta, dahil alam po naman natin kung nasa social media ka, marami pong nakulong na dyan. Hindi po ba? Ngayon, mga kaaldab, kung sakasakaling magkaganyan at nakulong nga po si Mr. Destiny, sa tingin nyo, pababayaan po ako ng mga taong malalapit at nagbibigay po ng update at buong katotohanan na ibinibigay po sa akin. Hindi po ba? Dito na lang mga kaaldab, yung sinabi po sa ating Aldab Soko na may katotohanan po na premature o si Seb, si Teo. Matagal na incubator ang bata
at inilipat po sa Mendoza Hospital. Well, sinabi ko naman po yan. At yun, di po ba nagpapatunay naman po kayo na meron pong Mendoza Hospital diyan sa Bulacan? Di po ba? Kasi nga po mga ka-Aldab, marami po nagsasabi na haka-haka lang yan, Mr. Destiny. Isa ka lang gumagawa ng kwento na kumbaga parang gawa-gawa mo lang. Eto mga ka-Aldab, sa tingin nyo po ba nung malaman natin na doon nilipat, wala, may nagsabi po, di po ba? Kasi hindi ko po alam, malalaman to lahat. Hindi ko po ito makukuha lahat kung wala pong taong tumutulong sa akin. Wala po tayong kaibigang sa loob mismo ng Itbulaga, Ibidabercats, mga kasama ni Mengay, mga kasama ni Alden Richards, di po ba? Lahat yan, eh, makikilala mo. Kung isa kang true-blooded Aldab Nation at pumunta ka na sa tamang panahon at nakasama mo na si Lajud Palaboy at sila Mama Ebs, kalokohan lang mga ka-Aldab. Kung miski isa dyan, eh, wala kang makikilalang malapit sa pamilya Mendoza. Di po ba? Kaya nga po, malakas din ang loob ko na isabihin ito, expose po ito. At syempre, hindi lang naman po ako at marami na po nagayahan. Di po ba? Dahil alam ko, hindi po nila ako pababayaan. Once na magkaroon ng kasong libel sa akin, hindi naman po sila papayag. Di po ba? Kasi may imbestigahan yan eh. Pupuntahan ng mga ospital kung may katotohanan nga po ba ang sinasabi ni Mr. Destiny. Pero nakita nyo naman po, di po ba, na talagang tahimik lang po sila. Hindi po nila tayo, although may sinasabi po silang hindi totoo dahil karapatan po nila yan na i-deny, di po ba? Kasi nga po, may kontrata. At sabi ko nga po sa inyo, hindi siya pwedeng ilabas dahil nga po, may kontrata pong pinangahawakan, di po ba? Ang laki po talaga kasi para nga po maproteksyonan at hindi po magkaroon ng kaso kasi maiipit po talaga yung dalawa sa kontrata. At sinabi naman po, kahit si Arnold sinabi po mga ka-Aldab, yung kapanahonan ng Aldab, alam niya, di po ba? Kaya nga po, paano ko nga po ito malalaman? Paano mo masasabing isang kwento lang ang isang matagal ng ospital na nabuksan, di po ba, na marami pong hindi nakakaalam? Ano to mga ka-Aldab, pumunta po ba ako sa ospital tapos nagtanong lang ako? Sa totoo lang mga ka-Aldab, yung doktor na nag-asikaso po ay hindi po talaga siya magsasalita. Hindi po ba, na alam nyo naman po na umaarkela po ng private chopper si Aldean Dita. Yung po yung ginamit nila para po mailipat si Bebe Teo. Di po ba? At least yung sinasabi ko sa inyo mga ka-Aldab, eh talagang masasabi kong kakampi ko rito si Tatay Dab. Ewan ko lang po yung ibang pamilya Mendoza na alam po naman natin na hindi po sila gaano nagsasalita. Dito mga ka-Aldab, masasabi ko po sa inyo na natutuwa po ako kahit papano maraming tao nagtatanggol sa atin, hindi po tayo pinababayaan. Yung tipo na kapag ka nagigipit o naghahanap tayo ng api na talagang tago, binibigyan po talaga tayo nila. Yun po yung buong katotohanan mga ka-Aldab. Kaya sa mga video na ipinakita ko po sa inyo kung saan po kinanap ang event ni Mengay, wala po, hindi po ba? Puro picture lang na edited. Diyan pwede na siyang pumunta eh. Pwede na po siyang magsalita. Pwede na po siyang magbigay ng regalo. Dating ginagawa ni Alden Richards nung maluwag pa po ang GMA sa kanila, hindi po ba? Pag birthday celebration ni Menga, idadala niya ng flowers, hindi po ba? Bakit hindi po magawa ni Arjo Ataide? Bakit wala po siya dyan? Dahil hindi naman po talaga siya welcome kung wala si Marjuso. Hindi po ba? Kasi si Marjuso lang po ang nagdadala sa kanya. Kaya nga po kapag dumating si Marjuso, eh alam nyo na po, kasunod niyan si Arjo Ataide. Kasi tao niya yan eh. Talent niya yan.
kapag ka talent niya, siyempre lagi nakabuntot sa kanya. Hindi po ba? Kaya uulitin ko sa mga sumusuporta po kay Mr. Destiny, nagpapasalamat po ako sa mga ipinopost nyo sa social media para sa akin. Eh, siyempre naman po, nakakataba ng puso. At huwag po kayong mag-alala. Patuloy po akong magbibigay sa inyo ang buong Aldabsoko, ang ubong EB Dabber Cards, para po mapatunayan natin at dumating na po tayo sa tamang panahon. Siyempre, pag dumating yan, eh makikilala nyo na nga po kung sino nga po ba talaga si Mr. Destiny. Di po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.